narinig ba dito? Ako si Buejo. Yung tabak na dyan. Gano'ng pangalan mo? Louie, sumunod ka rin sa panalangin kanina. Good. Sa pagsunod mo, pumasok mo ng si Jesus. Paano mo nalaman na pumasok siya? Oh. Yan lang. Ito yan ang pangako niya, sabi niya. Tumayo na ako sa pintuan at tumakbo. Kung sino man ay dumilig sa akin, tinig at bumukas ang pinto, ako'y papasok sa kanya at maghahapon ng kasama niya. So, binuksan mo ang pinto, di ba? Ano ginawa ni Jesus? Pumasok siya. Pagkapasok niya, ano pang gagawin daw niya? Maghahapon ng kasama mo. Samahan ka na yung sampunan. Pinatawad ko na ba sa mga kasalanan mo? So, yan. Maliban sa patuloy na pagkakasala bago mamatay, lahat ng kasalanan ay binayaran ni Jesus. Kung gayon, yan, ilang kasalanan mo pinatawad na? Ano na? Ano na? Wala pa? Ano na? Ilan? Madami. Oo. Totoo, madami yon. Yung madami bang yon? Karamihan o lahat? Sabi dito, ang binayaran niya, sabi niya, lahat ng kasalanan ay binayaran ni Jesus. Kung lahat ng kasalanan binayaran ni Jesus, ilan ang kasalanan pinatawad? Ha? Lahat. Kung lahat. Parang exception. Meron ang isang exception. Yung patuloy na pagkakasala bago mamatay. Kaya lang, ngayon nalaman mo yan, gagawin ko ba yan? Di ba? Yung iba yung patuloy sa mga gawa. Para po, kuya. Diba? Kuya, para po. Pag naiintindihan mo na papunta ka na sila. Doon sa kabila. Papatuloy ko pa sa kasalanan? Ayaw na. Ayaw na. Kaya si Jesus pumasok sa puso mo para maging posible na makaiwas ka na sa kasalanan. Yung kasabihan na tao lang tayo mahirap makaiwas sa kasalanan, eh, tao lang yun na walang krisis sa puso. Pero ngayon nasa buhay mo si Kristo, pwede ka na makaiwas sa kasalanan. Alin na ba? So ulit, so binayaran yung lahat ng nakarang kasalanan mo, kaya pag mamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Langit. Yung pati magagawa mo pa, binayaran niya. Tama. Kung ngayon, pag mamatay ka, pagkaraan ng mga 50 taon, saan pupunta? Pero hindi ka na magpapatuloy, di ba? Text ka na lang. Okay.